Apat na taon na nakalipas nung nagbisikleta ako sa mismong bunganga ng Taal. At gusto ko ulit ito makikita ng malapitan. Kaya ngayong araw ay samahan niyo ako. Sobrang bihira ako lang mag-bike sa kalsada at nagsimula yun pagkatapos ko makapagbisikleta sa mismong Bulkan Taal. At ikikwento ko sa inyo yung mamaya pagdating sa ibaba. Ang plano ko ngayon eh solo ride lang. Pero sasama daw si Kuya Toto at Kuya Gabo kaya tatagpuin ko sila sa Olivares, Tagaytay. Ayan, taho yan. Meron na! Hindi pa rin ako nag-aagahan at sakto meron taho dito. Habang umiinom ng taho, may lumapit at nakausap ako mga siklista ng taga-Bailen. Isang munisipalidad katabi ng Alfonso at papunta sila ng Fantasy World. Naka-video lang siya. Hi guys! Nasa YouTube na tayo. Sige. Nung nagsimula pala ako magbisikleta, isang Fantasy World sa mga pinuntahan ko. At nung panahong yun, bilang lang sa kamay ang mga siklistang dumadaan sa amin. Nakakatawa at nakakapanibago lang kasi ngayon grupo-grupo na po yung nakikita ko. Tuwing magkikita kami, normal na yung maliit sa amin. Minsan 30 minutes, 1 hour o pinakamalala ay 2 hours pa. Minsan nga hindi pa natutuloy. Kaya sabi ko, hindi ako malilate at eksaktong 7:30 nasa Olivares na ako. Eksaktong 7:30 mismo. Sheesh! Enduro bike, tsaka fat bike. Ano oras na? 7:30 pa. Sabi sa'yo, sakto yun. Nag-chat nga siya, Toto. Ano, tulog pa. Sige, may maon. Hindi yun at chinat ko yun eh. Ito. Nakakain na tayo. Ano, kain mo tayo o baba mo na? Kain mo na. Kaman. Tapsi na lang akin. Habang wala pa si Kuya Toto, ay kumain muna kami ni Kuya Gobo dito sa Tagaytay. Pagkakain, mahimbing pa ang tulog ng apples namin kaya mukhang dalawa lang kami magra-ride. Ito nga pala yung ruta na pag-usapan namin kahapon. Rutang bahala na. Sabi ni Kuya Gabo, sa sungay na lang kami bumaba kaya papunta na kami doon. Pagdating namin sa sungay, ngiting-ngiti na ako kasi let's go! Lusong na! Malaki pa yung gulong ko dito eh, oh. Habang palusong kami, kikwento ko sa inyo kung paano ako nakapunta at nakapag-bike sa Taal. Halos araw-araw nakikita kong Bulkan Taal sa Tagaytay. Sobrang lapit lang tingnan pero ni isang beses hindi pa ako nakakapunta dito. October 2017. Dito ko nalaman na magkakaroon daw ng karera sa mismong bunganga ng Taal. Wala naman ako planong sumali kasi unang-una malabo po akong payagan at pangalawa wala naman ako kasama. Banking! Send it! Uy, gagi, ganda! Mga ilang araw bago ang karera, nakilala ko sa Facebook si Doc Dennis at sasali siya kasama si na Coach Tim, Kuya Dudes Balos, Kuya Kit at madaya pang iba. Hindi ko alam ang kanilang buong pangalan, saan sila nakatira, anong bike gamit nila. Ang punto, hindi ko sila kilala at lalong hindi nila ako kilala. Mahirap kasi magsama ng hindi kakilala, lalo na at newbie. Baka kasi magbagal at mag-assemble lang ako doon na alalahanin pa nila. Pero sa kabila nun, payag pa din silang isama ako. Ang problema, hindi pa ako pakaoo kasi hindi pa ako pinapayagan. At naintindihan ko naman yun kung bakit ayaw kong payagan. Medyo delikado rin kasi ang sports na to. Madayang bagay ang pwedeng mapulot sa kalupaan. Isang mali, pwede kang masugatan. O mas malala, ay mabalian. Pero sa isip-isip ko kasi, pwede naman pagsabayin ang pagbabike at ang pag-iingat. Same flagger? Pa? Same flagger? Ama! Wow! Kayo na pagbaba doon, sabi ko, parang si Sob yun. Nangingay kasi. Hige pa kuya. Sana makahon kami. Overshoot! Gagi! Put out! Gagi, nakakatakot! Uy! Gagi, ang ganda! Ang ganda nung kakahonin natin! Woohoo! Uy, ana! Good news, nakababa na po kami at bad news, tapos na ang rusong. Ngayon, papunta na kami sa Central Fishport para tumambay at makita ang Taal. Ay, meron dyan? Fisho kaya dyan. Ano? Palagay mo na yan? Dito na lang kayo! Napalo kayo, ano? Pahatak! Saan ba yung port na yun? Malayo ba yun dito? Malawak yun eh!
Tayo na, malayo pa nga ata yan. Dalawang araw bago ang karera, umalis na kami dito sa bahay kahit medyo pinayagan na ako na medyo hindi. Pagdating naman sa Batangas, sumakay kami ng bangka para makapunta sa isla ng Bulkan Taal. Tapos nagsimula na kami maglibot at mag-ensayo buong araw kasi bukas pa naman ang karera. At nung makita ko pa lang yung bunga nga ng taal sa mismong harapan ko, kahit hindi na ako lumaro ng karera, para na din akong nanalo. Panalo sa ganda ng taal, ng trail at sa buong karanasan ko dito. Pero syempre lalaro pa din ako sa karera, sayang bayad ay. Sarap magbike! Pagpalusong, slow down. Ano mga kapag slow down? Paahot. Nasa municipalidad, ano, municipalidad. Nasa municipalidad na po kami ng Laurel, Batangas. Hindi nakakapagod pag paginto-ginto lang. Nakakaitim lang. Happy Christmas mo. Habang naghahanap ang tropa ko ng face mask, itutuloy ko muna ang kwento dun sa nangyari sa karera. Nagsimula na ang karera at sumabak na ako sa stage 1. Ito mismo yung pupunta sa loob mismo ng bulkan. Pagdating sa dulo ng trail, makikita dito yung tubig sa loob mismo ng bunganga ng taal. Sabi ng mga locals, pwede naman maglangoy dito, pero dapat saglit lang. Meron daw kasing halo ng sulfur yung tubig dito. Pagkatapos ng stage 1, sumabak na kami sa final stage at biglang pumatak ang ulan. Buti na lang kahit masahig lupa dito ay hindi madulas dahil sa buhangin. Natapos namin ang karera at hindi ko inaasahan na makapwesto sa third place. Pero may trophy o walang trophy, sobrang enjoy nung experience na to. Kuya, malapit na yun, malapit na, promise. Ayun na yun, sabi sa'yo eh. Ah! Boys, end it! Tim, son! Ito po ang Talik Central Peaceport. Ayun, kitang-kita ang pinagbago ng Taal dahil sa pagsabog nito. At dahil doon, siguro ang una kong karera sa Taal ay ayun na din ang magiging huli. Habang nakatambay dito, i-bike check muna natin itong bike na to. Kasi siguro bago sa paningin nyo, itong ginagamit ko. Yung Dartmoor Blackbird kasi na pang trail ko ay nasa Toto's Bike Shop para sa maintenance. Kaya itong Kraken Octa ang ginagamit ko. Anyway, hindi ko po alam kung familiar kayo sa MK Cycles, pero isa po sila sa tumulong para magawa ang video na to. Ang MK Cycle ay nag-o-offer ng iba't ibang bike at isa na po dito ang Kraken Octa. Kaya kung interesado po kayo sa fat bike, ilalagay ko po ang link sa description. Pero para saan nga ba ang fat bike? Mainly ang fat bike ay para daw sa desierto o kaya snow. Kung sakaling magka-snow dito sa atin. Anyway, nang dahil sa climate change ay hindi na ito imposible. Ang Pilipinas ay isang tropical country kaya wala pong snow dito sa atin. Kaya napapaisip po kung bakit may umu-order at bumipili pa din ng mga fat bike. Una ko kasing naiisip kapag nakakita ko ng sobrang laking gulong, mabagal ito gumulong at mabigat. Pero ngayon nakagamit ako nito, hindi naman pala gano'n ito kabigat at kahirap ipadyak. So pagdating sa riding experience, sobrang kakayaba at enjoy dahil dun sa sobrang laking gulong. Kaya kung sakali lang po na may katropa kayong may fat bike, subukan niyo po hiramin at i-ride. At kung sa tingin niyo para sa inyo ang fat bike, nandiyan lang po ang MK Cycle sa tabi-tabi. Habang nagbabike check ako ng Kraken Octa, may nakuusap pa yung mga rider na ang ruta ay Taal Loop. Pero pinipilit namin silang sumama dun sa Black Hole. Black Hole na yan, ano? Black Hole? Hindi, Taal Loop kami. Isa po ang Black Hole sa mga sinumpang-aon sa Dagaytay. Hindi ko alam kung bakit kasi first time ko lang din po makakaahon dito. Black Hole na, Playboy! Okay, Black Hole na! Black Hole na! Ano, Black Hole? Lodge? Black Hole? Ikaw kaya, sama na lang kayo, Taal Loop. Oo, Taal Loop, Taal Loop! Taal Loop daw. Taal Loop! Eh, dapat sila binukusin na. Madali lang naman yan. Hindi, promise, madali lang din. Hindi ko pa rin natatrain eh. Black hole tayo? Ayun, black hole. Yan! So, yun na yung huling tawa nila. Naangat! Umangat dyan po, takot ako. Wala na ako dyan. Sa sobrang tarik na partik to, pati yung bios ay tumukod na. Gunan ako lang, dahil ako malad. Sagi, hindi kakayanan dito. Stop! Gagi, boy, nadudulas to.
Girikada. Sabi nila mahirap daw to, pero wala naman nagsabi sa amin na pati kotse hindi makaahon dito. Kaya gumilid muna kami sa kalsada kasi baka maurungan kami ng bilyos. Te, joke lang, last pag na kasi kami. Sabi doon sa napunod kong vlog, may maximum 35% gradient daw to. Pero kahit ano pang tarik ito, hindi pwede hindi kami makakaahon kasi hinaharap na kami sa bahay. Kaya sinagana namin to ahunan. Ah! Oh my gosh! Parang gusto ko benta yung bike ko. Cut! Ayun, nagpalit ako ng bike. Mahirap din pala. Alam ko madali na pa ako pag nakaroon bike. Malapit na. Malapit na tayong huminto. Ahon tayo! Air up position! Talop, talop. Ba't ka nagbabike? Hindi ko alam. Malapit na kami! Pa-utay, utay! Eh! Dilagta mo na tagaytay! Kuya, yun, ano po yung black hole po? Oo, yun lang yun. Maikli lang talaga yun. Yeah, boy.